Isang maligayang araw po muli at welcome sa ating Tanglaw Salita, salitang tumatanglaw, liwanag ng ating buhay. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, kapag ang ating mga kapatid si El Shaddai at Rex family, kapag kinakanta na po nila yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Hindi natin mapipigilan na mapasabay tayo sa pagkakanta nila at mapapa-inducted po tayo. At magkita po natin sa kanilang mukha ang saya ng kanilang pagkakanta ng kanta na yon. Pero, totoo kaya na masayang tunay ang buhay ng Kristiyano? Kasi kung tingnan po natin ang Ebanghelyo po ngayon, medyo mabigat po yung sinabi ng ating Panginoon na kapag hindi mo kalimutan o talikuran o kung mahal mo ang mga magulang mo, asawa at mga anak mo at mga kapatid mo at mga sa sarili mo, nang higit ka sa kanya ay hindi tayo magiging alagad niya. Napakabigat na requirement po yung mga kaibigan. At sino ba ang papasa sa paging alagad ng ating Panginoon kung ganun? Dahil hirap namang kalimutan o isang tabi natin ng mga mahal sa buhay. At para bagang kabalik na rin ito sa sinabi ng ating Panginoon sa pangalawang mahalagang utos na sinabi niya, mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Pero ito ngayon, sinabi na, maliwanag na sinabi niya na hindi maging alagad niya ang sinumang ng nagmamahal sa kanyang mga magulang, mga kapatid, asawa at mga anak at maging sa kanyang sarili na higit sa kanya ay talagang mahirap, napakahirap. Pero ayon po sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, kapag tayo po ay tumingla sa langit at humingi po ng tulong sa ating Panginoon at ipapadala sa Kanya, sa ating lahat, ang banal na Espiritu, maunawaan po natin ang Kanyang sinabi. At hindi lamang po natin maunawaan, kundi maisa puso natin at higit sa lahat maisagawa po natin yung utos ng ating Panginoon. Huwag natin kalimutan na mayroong pahabol na salita ng ating Panginoon. Sinabi niya, nang higit sa akin. Ibig sabihin, mahalin natin ang lahat. Mahalin natin po ang sinumang taong anuman ang kanyang kulay, ng kanyang balat, anuman ang kanyang background, sila po ay dapat nating mahalin. Pero sa salita ng ating Panginoon, ang sinabi ng mas higit sa akin, ibig sabihin na siya po ang priority sa lahat ng minamahal po natin. Kumbaga, number one din po natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Mahirap mang kapatid, pero hindi imposible. Napakahirap talaga maging tunay na alagad ng ating Panginoon. Kasi nga, sinabi rin sa atin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, mag-aral kayo sa akin dahil ako ay maamo at mababang loob. Ito lang ay mahirap ng sundin. Pero ulitin ko na sa pagsabi na nangako rin ng ating Panginoon na tayo po ay patnubayan ng banal na Espiritu kapag lumalapit po tayo sa Kanya upang ang lahat ay makayanan po nating harapin, unawain at gawin. Yun po mga kaibigan, no? So, number one, sa buhay sana natin ang ating Panginoon. So, pagtatabi ng anumang ibang mga bagay o tao o lugar na magsilbing hadlang po
sa atin upang ang ating Panginoon ay magiging number one po sa ating buhay. Naalaala ko po yung isang kwento, mga kaibigan, na mayroon pong kwento na sinabi na si Mother Teresa ng Calcutta, sinabi niya, by nationality, no, she was an Albanian, kasi taga-Albania po siya. But by citizenship, she was an Indian. At sa kanyang pagkatao, she was for the world. But her heart is for Christ. So, number one, sa puso ng Santa Teresa ng Calcutta, no? Kinalimutan niya kung taga saan siya. At sa kanyang puso ay nangingibabaw ang ating Panginoon. Oo nga, naging abala siya sa kanyang mga trabaho, pero ang lahat po na yan ay bunga ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon, bunga ng pagiging number one ang Panginoon sa kanyang buhay. So, pagiging totoong Kristiyano, mga kaibigan, at ang pagiging totoong disipulo ng ating Panginoon ay may mabigat na requirements, pero mabigat man, kaya po natin. Kaya po nating gawin at kaya po nating sundin ang mga sinasabi po ng ating Panginoon. Huwag lamang tayong mawala sa pagtingin sa Kanya. Huwag lamang pong ma-divert yung ating atensyon sa Kanya. Kumbaga, nakafocus talaga ang ating puso at isipan sa ating Panginoon upang ang lahat ng Kanyang mga kagustuhan na ipagawa sa atin ay kaya po nating gawin. Diyan po, mga kapatid, no? Ang pagiging tunay na alagad ng ating Panginoon ay may requirements na isantabi ang ibang mga bagay kasama ng ating sariling buhay upang makafocus talaga tayo, maitutok po natin ang ating puso't isipan sa Kanya at upang maging magtagumpay po tayo sa ating mga gawain. Hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay malakas, kundi dahil tayo ay sinubaybayan po ng ating Panginoon. Po. Kaya nga, isang hamon para sa atin, mga kaibigan, paano nga ba tayo magiging tunay na alagad ng ating Panginoon? At paano nga ba tayo magiging tunay na mga Kristiyano? Kaya nga po, tayo po ay inanyahan, at hindi lamang inanyahan, kundi tayo po ay hinahamon ng ating Panginoon at naway magawa na po natin ngayon ang anumang Kanyang gustong ipagawa sa atin.